Happy Sabbath po. First time ko po dito. Ako po ay natutuwa at malakas ang Adventist Church dito. Meron daw tayong elementary, meron pa tayong academy, saka malaki ang church. Nakakatuwa po. Anong nangyari sa computer ko? Let's pray. Our Father in heaven, as we come to you this hour, please be with us, Lord. Open our minds and our hearts to your word. In Jesus' name we pray, Amen. Ang topic po natin ngayong umaga ay, ayan, last day events. How can we get to heaven? Papaano, anong mangyayari sa mga huling panahon? So, mabuti na lang, meron tayong book na Last Day Events, sulat ng messenger ng Diyos na si Ellen G. White. At pag tinignan ho natin itong table of contents, nakikita natin dito ang mga mangyayari sa huling panahon. Pwede natin tingnan paabante, pwede rin natin tingnan paatras. Ang maganda nito, pwede rin natin tingnan paatras. So, ang pinakadulo po nitong last day events ay inheritance of the saints. Of course, pag nandun na ang mga banal sa langit. Bago nun, ang second coming. Okay. Karamihan po, tayo ay nangangamba o nag-worry minsan kung kailan ba ang second coming? Pero actually, hindi yun ang mahalagang ang date na ating dapat iniisip. Dahil, actually, pag second coming, tapos na ang close of probation. Di ba? So, yung close of probation pala dapat, ang ipapanalangin natin na dapat pag nag-close ang probation, tayo ay righteous. So, pagka-close of probation, dalawang klase na lang ang tao, wicked at saka righteous. Okay. At magkakaroon ng seven last plagues. Walang problema yung plagues kasi if we are included in the righteous, hindi exempted sa plagues. Katulad ng plagues sa Egypt. Ang problema lang pag wicked, ayun, sa mapupunta yung plagues. Tapos, bago mag-close ang probation, merong seal ng Diyos at merong mark ng, ano yung beast sa Tagalog? Hayop. O, ganun talaga yun, ano? Seal of God and mark of the beast. So, maganda na dapat masigurado natin kung ano yung seal of God and mark of the beast. Makikita natin later. Isasummarize ko po muna ng patras. Bago ng, at saka, siguro by that time, meron ding tinatawag na loud cry. Ito yung sa description dyan sa chapter na yan, yan yung maramihan na malakas na pagpalaganap ng ebanghelyo. Kaya itong nagtulong din ako dyan sa Hope 2014 Manila. Ang dami! Napakarami! Ang ginastos ata ng General Conference dyan ay $1.2 million. O lampas $1 million. Ang dami, no? Pag nakikita natin anong ginagawa ng General Conference ngayon, ginagaya nila yung sa New York, tapos sa Manila, tapos iba-ibang cities. So palagay ko, nangyayari na itong loud cry. Yung seal of God and mark of the beast, alam natin, from prophecy, sabi sa Bible, yung Sabbath will become the mark between you, will be the mark between you and me. So ang seal ng obedience to God ay yung Sabbath. Ano naman yung mark of the beast? Maraming medyo nalilito dito sa mark of the beast at saka yung 666. Sabi nung iba, yung mark of the beast daw ay yung computer chip.
Oh, meron mga ibang medyo nalilito dito. Minsan sabi ng iba yung mark of the beast daw ay yung RFID or yung GPS. Ayan. Pero pag titingnan natin mga kapatid sa Bible, iba, o meron pang nagsasabi, nalilito sila na yung difference ng mark of the beast at ng 666. Yung 666 daw ang mark of the beast. Pero pag titingnan natin mga kapatid sa Bible, i-identify muna natin kung ano yung beast. At madali lang yon, dahil lahat ng Protestant Church, nag-a-agree tayo kung ano ang beast. Di ba? Yun ay ang Roman Church. According sa description sa Bible, yung may heels, yung may purple, etc. Tsaka yung mga nangyari sa history, matutukoy kung sino ang beast. Ngayon, ano ang mark? Ang sabi ng mga taga doon sa Roman Church, our mark of authority is Sunday keeping. Okay, so, malinaw, ang seal of God is Sabbath keeping. Ang mark of the beast, according to them, is Sunday keeping. Kasi ang kaaway mga kapatid, merong ang Diyos gagagan ng mayayabang eh. Pag may ginawa ang Diyos, gusto mong gumawa ng sarili mo para siyempre ikaw yung ano, personal significance. So may ginawa ang Diyos na tamang marriage, ang kaaway ng gagawa ng kanyang marriage, pareho lalaki, pareho babae, tatlong babae, kung ano-ano. May ginawa ang Diyos na araw ng Pangilin, may gagawin din ang kaaway na ibang araw ng Pangilin. May ginawa ang Diyos na prescribed offering. Sabi niya kay kila Adam and Eve, mag-offer kayo ng lamb. Ang kaaway, meron ding kasakanyang offering, vegetables daw. Oh. Nag-prescribe ang Diyos ng biblical na mode of baptism. Ang kaaway, vacuum cleaner na lang kasi walang tubig. Oh, meron mga ganyan na iniisip eh, para matipid sa tubig. Pero ang mga sumusunod sa Diyos ay kung ano yung prescribed. Ginagamit ko yung prescribed. Kasi parang ano yan eh, parang gamot. Sabi kasi ng iba, eh hindi naman sinabi sa Bible na bawal magbaptize ng infants. Sinabi ba sa Bible na bawal? Hindi. Ang batayan natin mga kapatid ay hindi kung anong hindi sinabi na bawal. Ang batayan natin ay kung anong nakasabi. Sabi sa Isaiah 8:20, to the word and to the testimony, if they speak not according. Ano ibig sabihin niya according? Alam ba, sinabi ko, pagka-sunset ako iuwi. Tapos sabi ninyo, pagka-sunset si Sir ay pupunta sa SM. According ba yun sa akin? Hindi contradictory, pero hindi according sa akin. Yan ang ibig sabihin according. Eh, according ang nakasulat sa Isaiah 8:20. Ang ibig sabihin according, positively advertised, encouraged in the Bible. Okay, yun ang nakasulat sa Isaiah 8:20, according. Kaya kahit na hindi sinasabi ng Bible na bawal magbaptize ng infants sprinkling, although you can derive it from the requirement na dapat tuturuan mo muna bago mo babaptize, eh si John the Baptist nga eh, nasa tiyan pa lang, marunong na. Nung ma-meet niya si Mary, nung mother ni John the Baptist si Mary, napalundag si John the Baptist. Di ibig sabihin, nasa tiyan pa, marunong na, no? So pwede mo turuan. Actually, sabi rin ni Ellen G. White, ang unang pagturo sa mga bata ay habang nasa tiyan pa, yung diet ng mother, yun ang diet din ng anak pag, oh, yun yung training. So, kahit na hindi sinasabi na bawal sa Bible, pag hindi prescribed ng Bible, hindi according, ay walang liwanag doon according to Isaiah 8:20. Napalayo tayo. Okay, that's why we are, ngayon may pinag-uusapan din. Ipapanalangin natin ang ating church at pinag-aaralan nila yung women ordination. Isa lang ang aking opinion. Hanapin lang nila sa Bible. Accordingly. Yan. Okay, yung 666 naman, ang sabi sa Bible, yun ay, kasi I have to bring this up because may mga nagtuturo na hindi masyado malinaw. Pinaghahalo nila yung mark of the beast, ang 666, at tinasabi nila yung mark of the beast ay computer. Gusto po natin linawin galing sa Bible, ang beast, identify natin. Ang mark nila, sabi nila yun ang mark ng authority nila. Ano naman yung 666? Sabi doon sa Bible, number, kung sinong magaling, siya ay magkwenta, ito ay numero ng pangalan. So, ng beast. So, hanapin lang natin kung anong beast. Hanapin natin lahat ng pangalan ng beast. Alam namin na yung beast, di ba? Establish natin beast.
Hanapin natin lahat ng pangalan ng beast at hanapin natin kung alin ang nagsasam sa 666. May iba nagsasabi, yung Ellen G. White, yung W, kwentahin yung V, tapos isam nyo. Ay, hindi yun oobra, mga kapatid. Dahil hindi naman si Ellen G. White ang beast, according to Bible prophecy. So, kung meron kayong pangalan na pinag-plus-plus nyo, ay nag-abot ng 666, hindi pa rin kayo yun, dahil hindi kayo ang beast according to prophecy, di ba? So, yung 666 ay pangalan ng beast. Okay, so wala nang ibang beast, at humanap ka lang ng iba-ibang klaseng pangalan niya kung ano yung nagsasam sa 666. So, computer ba yun? Hindi. Bakit? Kung computer yun, ang iiwasan natin yung computer. Hindi yung sun, yung false, yung spurious Sabbath, sabi ni Ellen G. White. Kung RFID yun, or GPS, or SIM, or ano pa ba yung mga technology, barcode, ang iiwasan, baka ang iiwasan nyo yung barcode. Hindi nyo iiwasan ang pagsusuway. O, di ba? Yun ang problema sa katuruan na ganun. Kaya ang iiwasan natin ang pagsuway sa Sabbath, hindi yung technology. Yung technology pwedeng gamitin sa mabuti at sa masama. Pero ang accurate sa prophecy ay ang seal of God ay ang obedience, ang mark of the beast ay ang disobedience, other things. Tapos yung loud cry, yung sabay-sabay na maraming evangelism at saka yung latter rain. Yung latter rain ay yung maramihang pagbuhos ng banal na espiritu. Palagay ko, sabi ni Ellen G. White din, you will not know, baka yung kasama katabi mo ay nabubuhusan na ng latter rain. So, yan. Sabi ni Ellen G. White din, yung latter rain ay mabubuhos lamang sa mga nabuhusan ng former rain. Oh, kaya hindi lang yung latter rain ang hahanapin natin, pati yung former rain, pati yung kaunti-kaunti. Sa lahat ng ating church activities, lahat ng ating school activities, lahat ng ating evangelism, revival, kailangan natin na atindan para lahat ng klase ng rain ng Holy Spirit ay masasalo natin. Ano? Tapos meron pang the shaking, ayan, ang mga pagsubok. Bakit kailangan subukin ang mga gustong dumating sa langit? Naalala natin yung dream ni Ellen G. White na merong makitid na daan, malawak una. Pakitid ng pakitid, tinanggal na nila yung mga kariton nila, karitela, tinanggal na nila yung mga kabayo, pakitid ng pakitid, numipis ng numipis yung daan, tapos pati yung mga baggage nila, nilaglag na nila dun sa bangin, yung kabilang wall, white, yung kabila ay bangin. Mamaya, kahit yung shoes nila, hindi na maasahan, tinanggal nila yung shoes. Maya-maya, pati yung stockings nila, tinanggal na nila. Ang interpretation, ang pagkakaintindi ko nito, yung aking narinig sa aking mga teacher sa Adventist School, ay talagang sa buhay, darating ang panahon na hindi natin maasahan ang mga ating mga ari-arian, ang ating mga kaibigan, ang ating mga bagay sa lupang ito. At pag committed na ng committed ang daan, halos malalaglag ka na. Hindi na nga magkasya halos ang paa sa mga bagay, sa mga suporta ng mga mundong ito. Meron daw lumabas, meron daw nagkaroon, nakita nila may tali na galing sa taas nung dingding na puti. At yun ang hinahawakan nila pag numinipis ang kanilang matutuloyan. So ito ay ang pagbabiyahe ng pananampalataya patungo sa langit. At nung numinipis, hanggat halos wala na silang maapakan, kung wala na tayong maasahan dito sa mundong ito, dahil sa mga pagsubok, ang nahahawakan na lang natin ay ang tali ng pananampalataya sa Panginoon natin. At lumalaki ito kung gaano tayo kalaki, kung gaano tayo kalawak, gaano tayo kabigat, ganun din kalaki yung tali hanggang mag-cross si James White at si Ellen White dun sa chasm at makarating sila dun sa napakagandang green na grass. Bakit kailangan ng mga pagsubok? Para matanggal ang ating mga masasamang ugali. Sabi sa Revelation 12, for here are the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Kaya ang mga saints ay patient. Kahit na hindi perfect ang inyong asawa, nagtsatsaga tayo sa isa't isa. Kahit na hindi perfect ang ating mga leaders, dito pa rin tayo dahil yun ang nakikita natin sa prophecy. Kahit na maraming pagsubok sa ayas, minsan sumisimba ako. Pag paganto yung hangin, ayos.
pag paganon yung hangin, may problema. Kasi yung katabing lote, basurahan ng buong silang. Bakit na pinayagan ng Diyos na ganun, ano? Naisip-isip ko, siguro inihahanda ang mga banal sa maitapon sa dungeon. Kaya maraming pagsubok, mga kaibigan, kailangan lang natin mag-tsaga at mag-continue. Ano naman yung last day deceptions? Ayan, ang kaaway, ayaw tayong makarating sa langit, kaya maraming deceptions. Malalaman natin kung anong deception kung alam natin kung ano ang katotohanan. Kaya mga kapatid, ako ay natutuwa na ako ay pumasok sa Seventh-day Adventist Church ngayong umaga dahil kahit hindi ko man lang kayo kilala lahat, alam ko na meron tayong at least pare-parehong paniniwala. Una, naniniwala tayo sa Holy Scriptures, Old and New Testament. Yung iba gusto nila, sabi nila New Testament lang. Hindi ba pwede? Dahil sa New Testament, sabi ni Jesus Christ, according to Moses, o di may Old Testament. And marami yan, iba pa. At sabi dyan sa Isaiah 8:20, lahat natin tinetesting galing sa Bible. According to this word. If it's not according to this word, there is no light in them. Naniniwala rin tayo sa Trinity. Kahit na hindi natin matagpuan yung word na Trinity sa Bible, na English, sa Bible na Tagalog, sa Bible na Hebrew, at sa High Bible na Greek, kung ano yung sinulat talaga ng totoong Bible writers, yung concept ay nandoon. Maraming sa internet, mga akong nakaka-chat at nakaka-debate, na anti-Trinitarian. Dahil ito daw yung belief ng mga pioneers, Seventh-day Adventist the pioneers, hindi daw sila naniniwala sa Trinity. Kaya lang, sabi naman ng Ellen G. White Estate Associate Director nung isang last Sabbath, nandun kami sa Hayas, yung Trinity ay dumating sa date na to. Pagkatapos niyan, ang sunod na truth ay health message. Tapos yung atonement, yun. So ibig sabihin, kung ayaw mo maniwala ng Trinity, dahil yung forefathers ay hindi naniniwala ng Trinity, dapat hindi ka rin maniniwala sa health message. Dahil yung forefathers, kumakain pa rin ng baboy noon. At hindi ka rin maniniwala sa atonement. Dahil hindi rin yan dumating pa nung panahon ng before ng Trinity. Sabi ni Dr. Alberto Trim, na Associate Director ng E.G. White Estate, nung Sabado, dun sa Ayas. Okay. So kahit na hindi natin magkasya ang Diyos sa ating isip, hindi rin ang Diyos magkasya sa mathematics na 1 plus 1 plus 1 equals 1. Hindi ma-explain ng mathematics dahil lampas ang Diyos sa dictionary ng English, Tagalog, Bisaya, Bicol, Ilocano, Greek, Hebrew. Hindi magkakasya ang Diyos dyan. Kaya meron lang concept na maintindihan natin, yung pinag-aaral natin sa Sabbath School, yung concept nandun. At nandyan, tinuro ni Jesus. And then, naniniwala tayo sa the Father. That's our discussion for this week. Next week is Son, of course. Si Jesus Christ ay pumunta dito para i-demonstrate na pwedeng mabuhay ng walang kasalanan. As our example, perfectly exemplified example, the righteousness of God. Okay, naniniwala rin tayo sa Holy Spirit na siya ang nagkukonsyensya sa atin, ang Holy Spirit ang nagpapaalala sa atin ng mga bagay na nabasa natin at narinig natin sa mga sermons. Ang Holy Spirit ang nag-impress sa mga sumulat sa Bible, writers. Ang Holy Spirit din ang nag-impress kay Sister Ellen G. White. At ang Holy Spirit ang tumutulong sa ating sa controversy, sa great controversy sa ating buhay. At ang Holy Spirit din ang nagbibigay ng mga gifts sa church para magamit natin sa evangelism. Naniniwala rin tayo sa creation na hindi ang mundo ay galing tayo sa unggoy. Hindi rin totoo na ang creation ay tigo 1,000 days, 1,000 years. Sabi ng iba, oh, ito yung creation, pero ano yan, 1,000 years each. Ay ang pagbinasa natin sa Bible, in the evening and the morning were the first day, in the evening and the morning were the second day. Bakit pa inulit-ulit ng evening and morning? Ibig sabihin, alam ni ng Holy Spirit ng Diyos na in the last days, merong magtuturo na 1,000 years. Eh kung 1,000 years ngayon, bakit may evening and morning, sir? Di ba? So ibig sabihin, literal day ang creation. Kinokontra ito ng kaaway, ang creation, dahil dito nakabase ang fourth commandment. Because God rested in the seventh day. Kung matatanggal natin ang creation, matatanggal natin ang fourth commandment. Therefore,
tanggal na ang seal of God na seventh day. Naniniwala rin tayo na we were created perfect in the image of God, but because of sin, we are going to die. But God wants us to be restored to our original nature, and that is the work of salvation. And we also believe in the great controversy. Merong labanan, merong evil spirits, but mas marami ang good angels. Kahit na minsan, merong evil spirits dito sa paligid, nagpaparamdam. Mas marami, mga kapatid, ang good angels. Kahit na minsan, parang mas marami ang masasamang tao. Mas marami pa rin ang mababait. Bakit? Kasi yung angels, one-third lang ang bad angels. Eh yung bad, mas mahihina na yun dahil bad sila eh. Yung two-third, malalakas pa rin yun. O, dumas marami ang ano, majority wins, straw, mas marami mababait. Sa lahat ng nilalang ng Diyos na mga planeta at mga earth, mga ibang nilalang dun sa ibang planeta at saka system. Earth lang ang nagkasala. Yung ibang nilalang ng Diyos, walang kasalanan. Hindi nila nilapitan, tiningnan at hinawakan at ninatngat yung tree of life nila, yung pagsubok doon. Hindi, nandun pa rin, untouched, sabi ni Ellen G. White. Tayo lang ang napaka-curious. Yung pagkain kasi, pagkain talaga. Mahirap, ito daw pinakamahirap panagumpayan, sabi ni Sister White, ang pagkain. At sinubukan natin yung pagkain, kaya tayo lang na lang. Ibig sabihin, tayo lang ang may problema. Yung iba doon na napakarami na hindi pa makita-kita ng ating telescope dahil light years and light years away, ay walang kasalanan. Tayo lang. Kaya mas marami pa rin ang mababait. At yung mga hindi mababait, namamatay naman tayo eh. Sila, hindi sila namamatay. Kaya ang dami-dami nila. Kaya kung magtatanong kayo, kumampi na kayo sa majority. Majority pa rin ay good. At alam natin ang dulo ng great controversy. Mabuti na lang. Sabi ni Jesus Christ nung siya ay nakapako sa krus, nung siya ay malapit na mamatay, sabi niya, it is finished. Tapos na ang great controversy. Ang controversy ay tungkol sa karakter ng Diyos. Ang proposal ni Satanas, si Lucifer, ay ang batas ng Diyos ay hindi masusunod. May problema. Kailangan baguhin. Ang sabi ng Diyos, hindi. Kung kailangan, sabi ni Ellen G. White sa Great Controversy, the law of the Lord is perfect. Therefore, any variation must be evil. Hindi kailangan baguhin ang batas ng Diyos. Dahil kung kailangan baguhin, ibig sabihin may mali. So walang mababago sa batas ng Diyos. Ngunit ang kaaway, gusto niya baguhin lahat ng mga original galing sa Diyos. At napatunayan, alam niyo sa debate, pag magaling mas pareho yung nagdi-debate, walang katapusan yan. Kaya ang ginawa sa Great Controversy, demonstration. Parang demokrasya at saka ano eh, ano yung kakontra ng demokrasya? Yung pili sa pilitan lahat. Yung isa pa, yung katulad sa China, sa communism. Magaling sila magdebate pareho, pero tingnan natin kung ano mangyari. Okay. Demo na lang. Kaya nagde-demo ang kaaway dito, nagde-demo rin ang Diyos sa mga kanyang sa mga sumusunod. At syempre, nung pinagtangkaan ng kaaway na patayin si Jesus Christ, hindi niya kayang patayin. Jesus, sabi sa Bible, Jesus gave up his life. Ibig sabihin, napatunayan ng lahat ng nilalang na ang motibo ni Satanas ay pumatay. Tapos na ang laban. Alam na natin na malinaw ang motibo ni Satanas na magpatay. Kaya si Jesus Christ ay nabuhay dito sa mundo, ipakita na pwede palang sundin ang kautusan ng Diyos. Siya ay namatay, at hindi lang siya namatay, siya lang ang hero ng religious hero na buhay. Kaya Christianity lang ang pinakamay feasible na proposal. Bakit? Dahil patay naman yung mga ibang hero ng ibang religion. Okay, and naniniwala tayo na tayo lahat ay gustong iligtas ng Diyos. Meron pag tayo ay nabinyagan, nagkumpisal tayo ng ating mga kasalanan, tayo ay papatawarin, mabuti na lang. Mabuti na lang. Sabi sa Bible, behold, the Son of Man which taketh away the sins, the Son of God which taketh away the sins of the world. Kaya meron tayong tinatawag na justification, napatawad lahat ng ating mga nakaraang kasalanan,
at meron tayong tinatawag na sanctification. Kaya tayo ay nag-aaral at sinusubok ng Diyos para mas maayos ang ating mga karakter. At in the end, merong glorification. Yan ang experience ng salvation. Ito ang pinakamalaking milagro na nangyayari sa mga Kristiyano. Na si Moses, na nakapatay ng isang Egyptian, ay karga-karga ang Ten Commandments na may nakasulat, "Thou shalt not kill." Biruin niyo yan. Miracle talaga ang salvation. Bakit si Pablo, na nagpe-persecute sa mga Kristiyano, ay siya ang sumulat ng almost half of the books of the New Testament? Ganyan ang demonstration ng salvation. Kung tayo ay masama noon, kayang linisin ng Diyos ang ating mga kasalanan. At hindi nagtatapos doon ang kaligtasan, sanctification. Ibig sabihin, hindi lang tayo grace, 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 grace. Tayo ay nagkukontinue mag-aral. Growing in Christ. Ito ang pinakabagong fundamental belief natin. Ang unang half nito, ang ibig sabihin ay talo, kung may mga multo dyan, o aswang, hindi tayo natatakot sa kanila dahil sabi sa Romans 8, nothing can separate us from the love of God. Nor powers, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor life, nor death, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God. Huwag kayong matakot sa mga naririnig nyo tungkol sa Illuminati, tungkol sa New World Order, tungkol sa mga fraternity. Huwag nating ikakatakot kahit sa mga demon possession. Huwag tayong matatakot. Yan ang sabi sa 11th fundamental belief. Ang next na kalahati nitong bagong fundamental belief na to, pinakabago, ay kailangan natin magpatuloy mag-aral ng Bible. Kahit nabasa na natin ng isa o dalawa o 100 na times, kailangan pa natin basahin kasi unlimited itong mga bagay na nakikita natin dito. Pabasahin natin ang Spirit of Prophecy at gagawa tayo ng mga pinapagawa dyan sa loob. At ito ang pinaka-excited akong belief natin. Alam niyo kung ba't dinidiscuss ko ito, mga kaibigan? Kasi malalaman natin kung ano ang deception kung alam natin ang katotohanan. Kung hindi natin alam ang ating doctrines at ang ating katotohanan, tayo ay maluloko. Kaya kailangan ko itong ipag-discuss para masigurado nyo na hindi ako offshoot. Di ba? Church theology. Yung church nagsimula kay Adam. Lahat ng naniniwala kay Jesus Christ, church yan. Kasama yan sa church. At pagkadating ni Jesus Christ, minsan alam nyo, napakaraming chismis. Sabi ko, ano na ito? Napakaraming chismis sa internet. Pero hindi ko ma-explain kung anong nangyayari. Doon na lang ako tumitingin sa prophecy. Kadahil sa prophecy, nakalagay sa dulo ng prophetic timeline na Jesus Christ will come and darating siya, may matatagpuan siya na pure church. So kahit ano pang mga chismis sa looban natin ng ating church, malinaw yan, nasa dulo, merong pure na church. Ano ang difference ng pure woman at nung harlot na woman as church? Yung harlot na woman, ang kanilang doctrines and teachings are not from the Bible. It is from their traditions, their ideas. Yung pure na woman, lahat ng doctrines and teachings and practices are according to the Bible. Kaya yun ang difference ng pure at saka ng harlot woman. Kaya hindi, pag tayo ay gagawa ng ating mga plano, mga policy, dapat according to the word. Nakasulat doon sa Isaiah, to the law. Ibig sabihin law, pati yung policy, law of the land, law of the company, working policy. Lahat yan dapat according to the word. Dahil kung hindi, baka tayo makatulad kay Nebuchadnezzar. Gawa ng law, hindi naman pala alam niya yung nasa kasulat sa Bible. Nahirapan tuloy si Shadrach, Meshach, and Abednego. Di ba? Kaya lahat dapat ng ating mga laws and testimony, mga kwento, reports, ay according to the word. Okay. Ayun ang difference ng church na true and church na hindi true. At hindi lang tayo magyamayabang na tayo ay true church because all our doctrines are from the Bible. By the way, our church is not perfect. Ellen G. White says, there are many evils in the church. But God will set everything in order. Aayusin ng Diyos ang kanyang apple of the eye. If need be, kung kailangan, may i-adjust sa leaders ng church.
i-adjust niya ng Diyos. Para lang masigurado, actually sigurado naman, para lang magkatotoo ang prophecy na mayroong pure church pagdating ni Jesus Christ. So hindi natin problema yon. Dahil sa prophecy, sigurado yon. Ang problema natin, kasama ba tayo? Ngayon mga kapatid, wala nang ibang denomination na nasa prophecy na malinaw na, na hanggang dun sa dulo, na magiging pure church. Pinag-aralan nila Dr. Sabwin, yung dean ng seminary sa IAS, nung I think last year na, ano sir, na theological forum, ang title Remnant. Ang question nila, meron pa bang ibang remnant? Kasi yung remnant na theology, nung si Adam and Eve ay nagkasala, yung ay si Noah, makasalanan na sila, sila ay tinawag ng Diyos na maging banal na tao, na mga tao, so sila na yung remnant. Nung nagkasala na naman sila, tinawag naman si Abraham, sila na naman yung remnant. Nung mga anak ni Abraham ay pinako sa cross si Jesus Christ, ang remnant naman ay yung mga Christians. Nung mga Christians ay nagkaroon ng Dark of Ages, tapos na restore ang truth, revival, kunti-kunti na ibalik, yung mga Protestant, kailangan progressive revelation, lahat ng mga Bible truth na madidiscovery ay kukunin nila. At sino lang ang natira na kinukuha lahat ng Bible truth? Ang Seventh-day Adventist Church, na start din nung schedule, nung around 1844. Ngayon, ang question, okay, no question as a denomination, we are the remnant, according to understanding of biblical prophecy. May tanong, meron pa bang susunod na remnant? Paano pag nagkagulo tayo? Hinanap ni Dr. Sabin at ng mga kasama nila doon, wala na daw silang makita ang ibang group ng people sa prophecy. At saka, affirmed to ni Sister Ellen G. White, sabi ni Sister Ellen G. White, we are the church militant. Ibig sabihin, tayo ay nagbabaka. Great controversy. But the faithful of the church militant will become the church triumphant. Okay. So, kung tayo ay magiging faithful, actually si Ellen G. White, nung nagkaroon siya ng vision, makita niya sa langit yung mga nakahain dun sa mahabang table, sabi niya, pwede pong patikim. Maganda kasi yung grapes. Kahit yung grapes daw, napaka-glorious. Ang liwanag. Pwede pong patikim nung grapes na kinakain nila, nung mga prutas. Sabi ni nung kanilang guides, Jesus Christ yata o yung angel, hindi ka pwedeng kumain yan dahil pang kumakain yan, hindi na bumabalik sa earth. Dito na sila. If you are faithful, you will taste of the fruit. So kahit pala yung propeta, kailangan maging faithful to the end. Kaya mga kaibigan, sabi ni Ellen G. White, the faithful of the church militant, tayo ngayon, maraming problema, will become the church triumphant. Anong mangyayari sa unfaithful? Sabi ng Spirit of Prophecy, the sinners in Zion will be sifted out. So ang lalabas pala sa church ay yung ayaw sumunod, hindi yung mababait. Kaya wag tayo mag-offshoot dahil palagay natin ay mas mabait tayo. Dahil sabi sa prophecy, ang lalabas ay yung ayaw sumunod. Ayaw sumunod sa Spirit of Prophecy, therefore, pag sila'y napiit na rin, ayaw na rin sumunod sa Bible. Kailangan natin maging faithful. Yan ang remnant. At hindi lang, okay, solve na yung remnant, no? Alam natin kung saan yung dulo. At hindi lang tayo remnant, just to call ourselves remnant, bahala kayo sa buhay nyo. We have a mission, and our mission is to tell the world. Katulad ng ating kinanta sa Sabbath School. At tayo ay united as a body of Christ. Yung kachat ko kagabi ng aking kaibigan, meron ba talagang group of people? Sabi ko, oo. Kasi merong woman, people yan. At meron ding church body. God, Christ is the head and we are the members. We are all connected. As a body, meron tayong body, hindi lang yung dun, at saka worldwide. And of course, naniniwala tayo sa biblical mode of baptism because it is according to the Bible. By the way, sometimes, hindi natin sigurado kung talagang according ba dapat. It is because we don't know our doctrines very much. Pero pag titingnan natin, lahat talaga yung according. So pag-aaralan natin. And we also believe, Lord's Supper because Jesus said so. We have to investigate ourselves or prepare ourselves for this. And then, of course, there are many spiritual gifts. Mayroong magaling magpiano, mayroong magaling mag-computer, magaling mag-sound system, magaling mag-smile, magaling magbigay ng mga tulong sa mga mahirap, etc., etc. Mayroong mga nurse, mga doktor, magaling mag-isip,
teaching, administration, sir, merong reconciliation, yung mga nag-aaway, at ang nakaka-identify ako dyan, mga kapatid. Ito, self-sacrificing service. Yan, mawalan ka man lang ng talent, pwede ka pa rin tumulong pag, kahit ano, pag-drive, paglagay ng mga tarpaulin, di ba? Yan, ang pinaka, halahat natin kaya gawin. Self-sacrificing service. And we also believe in this gift of prophecy. Dahil sabi sa Joel 2, it shall come to pass that I will pour my spirit upon all flesh and your sons and daughters shall prophesy. Kayong mga anak at mga daughter will be prophet. By the way, iba yung prophet sa priest. Sa priest, lahat ng priest sa Bible, lalaki. Maliban dun sa priest na Jezebel at saka si Baal priest. Babae yun, may babaeng priest. Meron silang babaeng pastor, a priest. Ang prophet, pwedeng babae at lalaki according to Joel 2:28. I'm just speaking from the Bible. And that is affirmed in Acts 2:17-20, 21. Hindi nagdagan lang ng phrase. And in the last days, ganun din yung paragraph, Joel 2. Kaya that is manifested in Ellen G. White. Bakit natin alam kung sinong true prophet at saka false prophet? By their fruits you shall know them. If they speak not according to this word, at saka, ano pa, yun, fruits, word, actually yung Bible. Dapat walang sasabihin na contradiction sa Bible. Eh, paano natin malalaman kung hindi pa natin alam kung nasa Bible? That's why we have to check everything from the Bible. And the job of the SOP, Sister Ellen G. White, was to correct. Kaya hindi lahat ng nakasulat sa SOP madaling basahin. Diba? Lalo na yung Councils on Diet and Food. Ang hirap basahin, kahit tatanda na natin, hindi pa rin mabasa-basa. Dahil correction, kailangan maraming ayusin sa ating mga character. At yan ay nagtuturo sa Bible. And naniniwala tayo sa law of God, 10 commandments. Yes, kaya minimemorize natin yan. Hindi na natin nakasulat sa 10 commandments. Thou shalt not kill. Para sabi ni Jesus Christ, if you say bad words to your brother, you are in danger of judgment. Na-experience ko yun nung sa Facebook. Pumunta ako dun sa mga atheist na forum. Mag-post ako ng mga evidences. Sabi ko, pupunta tayo sa ano? Let's go to the Holy Land. Minura ako nila ng minura. Sabi ko, ganun pala yun, mga malalayo sa Diyos. Ang sasama ng words nila. At pag binasa ko yung mga comments nila, hundreds of bad words dun sa aking post. Talaga palang para kang mamamatay pag nabasa mo o narinig mo yung masasamang words. Kaya pala sabi ni Jesus Christ, pag nagsabi ka ng masasama sa kapwa mo, you will be in danger of judgment. Sabi rin ni Jesus, it is written, thou shall not commit adultery, but if anyone who looks at a woman with lust, he commits adultery with her in their heart. Kaya sa ating mga kapatid na babae, tayo ay mag-iingat. Magtaklob tayo ng kumot. Katulad ni Sarah, tinakloban ni para si Pero ba 'yon? Maganda kasi masyado. Tinakloban niya ng binigyan niya ng veil. Kaya tayo mag-iingat dahil lang adultery na sinasabi ni Jesus ay hindi naman ginagawa ng lalaki lang. Hindi ka pwedeng mag-adultery mag-isa. Ano 'yon? Sabi ni Jesus, committed adultery with her. Kasama yung babae. So pag nagpa-display ka dyan ng mga damit na katulad ng mga damit ng mga kanasa mundo, hindi mo na lang Adventist ba to? Dito ka na lang titingin, hindi na sa damit. Nakikita dapat sa damit ang pagka-Adventist, hindi lang dito. Yan. Oh. Para maka-avoid tayo ng adultery. Oh, by the way, meron tatlong klase ng damit. Merong mali, sa gitna yung tama. Yung unang mali, pag naglakad, sabi ni Ellen G. White, pag lumakad ka, yung mga dahon na kukulekta, parang pangkasal, yun, nakukulekta, nawawalisan daw yung street. Yung ikalawa, tama. Yung ikatlong, yung mali na isa, kapos sa tuhod. Yun daw malinaw, walang debate, nakapos. Ay may iba, pag nakatayo, kapos. Pag nakaupo, ay pag nakatayo, lampas. Pag nakaupo, kapos. So half truth.
So siguraduhin natin laging lampas, ano? Kahit naka ano pang posisyon. Para masigurado natin na nandun tayo sa tama. Sa tama. O yun yung tama. Ang tama ay, wala tayo dun sa mali, lagi. Baka pag upo tayo, nandun na tayo sa mali. Yung nasa gitna na tama, sinasabi ko lang kasi maraming takot magsabi nito sa harap. Eh, ako wala akong pakialam. Hindi nyo naman ako kilala eh. I just want to be faithful to the Bible and the spirit of prophecy. Yung nasa gitna mga kapatid, eh tama. Ano yung tama na description ni Ellen G. White? Kung kayo daw ay magsusuot ng boots, hindi ko alam kung ano yung boots, pero yung nakasulat, dapat kung hanggang saan yung boots, hanggang dun din yung skirt. Ah, baka naman mag-boots kayo ng hanggang ano, mainit daw. Okay, mas mainit sa impyerno. Oho. Okay, hindi ko alam, pero yun ang nakasulat po eh. Ewan ko na lang. Law of God, ano pang nakasabi doon? Thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal. Kaya, ang mga Adventists, we have to be a good example. Hindi tayo nagtapaserox ng book at pinapibimenta, di ba? Nakasulat kasi copyright eh. Parang natatawa si Sarah. Ako po ay nagtuturo ng professional ethics sa AUP at napakahirap ituro nito dahil parang ikaw lang ang naniniwala dito. Pero yun ang nakasulat sa batas. Kung kayo ay, sabi ng mga ibang kaibigan natin sa ministry, Sir, huwag nyo nang sabihin yan. Ano na lang, huwag nang copyright. Right to copy na lang. Sabi ko, kaibigan, kung hindi natin i-respect ang copyright law, patay ang mga LE. Bakit? Huwag na tayong bumili ng Bible story. Pasirox na lang natin. Ba't pababayan ng 10,000? Di ba? Huwag na tayong bumili ng Desire of Ages ng Great Controversy. E di, wala nang publishing house, wala nang mga LE. Sino magdadala doon? Yung Xerox. Malalaman lang natin, parang si Doug Batchelor, bago siya naging Adventist, Christian, siya ay magnanakaw. Pag-araw siya ay gwardya, paggabi siya ay gwardya, pag-araw siya ay magnanakaw. So, kasi daw, paggabi, maraming nag-iingat sa magnanakaw. Pag-araw, walang nag-iingat, maliwanag eh. So, nagnanakaw siya, tanghaling tapat, bago siya naging Adventist. So, pupunta siya sa mga bahay, binubuksan niya, kinukuha niya yung mga TV, akala ng mga kapitbahay, baka may naglilipat lang. Yung pala kinukuha niya. Tapos, dinadala niya sa kanyang bahay, nanonood siya ng TV. Kung ano, may stereo pa siya doon, may mga pati pagkain, ninanakaw niya yung mga cereals dun sa refrigerator. Tapos, umalis siya, nagtrabaho siya, pagbalik niya, bukas yung kanyang pintuan. Nawawala yung kanyang, ano, ninakaw ng mga gamit. Gusto niyang i-report sa pulis. Malapit na niyang i-report sa pulis na nawawala yung mga gamit niya. Naalala niya, ninakaw niya rin pala yun. Sabi niya, ganun pala yung nananakawan ka, no? Ang sakit. Kwento yan ni Doug Batchelor. Hanapin niya, itistime niya sa internet. Kaya, napag-isip-isip niya na hindi talaga maganda yung pagnanakaw. Kaya, tayo mga Adventists, we should be the best example. Hindi tayo nag-ungupya ng MP3. Hindi tayo nagda-download ng mga movie. Kasi, pag tayo nag-umuha ng movie, malalaman nyo lang yan, pag kayo na sumusulat ng book, tapos nag-spend kayo ng years kasulat ng book, papaserox lang, di ba? Sabi ni Ellen G. White, the author is the steward of his talent. Kaya kahit na siya ay sumusulat, siya ay regular employee ng church, siya pa rin ay binibigyan ng royalty dahil bakit nga ba ganun? Yung ayaw sumulat, nanonood lang ng TV pagkatapos ng office hours. Yung sumusulat, sumusulat. Tapos gusto ng mga nanonood ng TV, yung sulat ni Ellen G. White, para daw sa church na yun, wag na maniningil ng royalty. Sumanood na lang siya, gumawa na lang, manahi na lang siya, no? So, buti na lang, even the spirit of prophecy supports, affirms, ngayon, thou shalt not steal na yan, sa intellectual property. Yan, hindi yan. Hindi yung pahina ang binibili natin, yung nakasulat. Law of God. Ayan. And other things, thou shalt not bear false witness. Pag hindi natin sigurado, hindi natin sasabihin. Meron dating chismis yung isang kaibigan kong pastor. Sabi niya, sabi ng iba, na ano ka daw, na excommunicate ka daw sa church. Eh, nakakahiyang tanungin.
baka nga totoo. Di ba? So, kumakalat yung rumor na excommunicate daw si Pastor Ganto. Sabi ko, rumor yan. Dapat ang sa abogado, as a judge, kailangan mong malaman both sides bago ka makagawa ng logical decision. Sa kailangan ng kabilang side. So, in-email ko, hindi ko tinanong, totoo ba na excommunicate ka na? Kaya naman eh. Sabi ko, Pastor, we heard that there is a rumor going around that you were excommunicated. Hindi ko tinanong, it is true. Is it true? E paano kung totoo? Nakakaya naman. Sabi ko, what is our attitude, what is your suggested attitude toward this rumor? Oh, ang tinatanong ko, kung anong gagawin ko, kung anong iisipin ko, hindi kung totoo, hindi. Kasi ayaw ko naman talagang malaman na na-excommunicate yung aking kaibigan. Sabi niya, ha, 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 thank you for asking. There is no excommunication in the Seventh-day Adventist Church. There is, that's a Catholic term. Oo nga, no? Sabi, wala namang excommunication dito. Meron tayo dito sa church, disfellowship. Therefore, yung excommunication rumor, I don't know where it came from. So sinabi ko, sa ating mga kaibigan na pinanggalingan din ng rumor, kahit mababait na mga tao, minsan napapaniwala ng rumor dahil hindi bine-verify yung kabila. So, kaya buti na lang ang ating mga judge, kailangan both sides makapagsalita. So, rumor. And kasama dito sa fourth, sa Ten Commandments, ang Sabbath. Kailangan natin malinaw kung paano kinikip ang Sabbath dahil ito ang tatak ng Diyos, seal of God. Noong unang panahon, pagsubok ang Sabbath, nag-evangelism kami sa Mindoro. Binabasa ko yung slides ni Mark Finley. Sabi doon, bawal magluto pag Sabbath. Uy! Bawal pala magluto pag Sabbath ng panahon ng Israelites? Hinanap ko sa Spirit of Prophecy. Bawal daw magluto ng panahon ni Ellen G. White. Uy! Bawal pala magluto ng panahon ni Ellen G. White? Hinanap ko sa Adventist.org. Baka nagbago na. Ang nakasulat doon, mag-shine kayo ng shoes before sunset. Maglagay kayo ng krudo before sunset. Mag-toothbrush. Hindi pa uso ang toothbrush noon eh. Kasi malinis pa yung mundo. Hindi pa masyado maraming sugar. Kaya si Moses, bihira lang siguro maligo. Kaya naliligo sila before. Pero ngayon, naliligo tayo kahit Sabat kasi nakakaya naman sa mga katabi natin. You know why? Because we are all sick. And sabi ni Jesus, yung may mga sakit ay alagaan. Affirmed by Sister White, those who are sick, we should make everything, do everything so that they will be comfortable, even if it's Sabbath, because Jesus Christ healed on the Sabbath. Eh, ibig sabihin, tayo lahat ay may sakit. Ang sakit natin ay bad breath. Kaya kailangan natin mag-brush. Diba? Hindi naman mag-brush si Moses eh. Nakakita ba kayo ng toothbrush sa Bible? Si Ellen G. White, may toothbrush ba? Tanungin natin sa E.G. White Estate. Ganun yung pangligo. Yung iba kong kaibigan, kahit hindi sila magsabon, shower lang, ng isang buwan, okay lang. Because they have a very good microbiology. Balanced. The bad balances the good. The good balances the bad bacteria. Pero dahil lahat tayo may sakit dito, kailangan natin alagaan yung ating sakit. Jesus healed the sick. That's why we are thinking about. Pero yung cooking, sabi nung iba, noong unang panahon kasi mahirap magpaapoy. Oh, sabi niyan, hinanap ko sa writings, sa Bible, sa SOP, sa writings ng church na official, hindi ko matagpuan. Pag hindi mo matagpuan nakasulat, kuro-kuro lang nila yun. Hindi ko matagpuan eh. Sabi nila, nung panahon kasi ni Ellen G. White, ganyan, mahirap din magano kaya hindi ka magpapoy. Ay, ngayon naman, may refrigerator, ang dali-dali na. Di ba? So, tinanong ko yung aking kaibigan sa Ayas, nag-aaral daw siya sa Avondale. Sabi ko, nung buhay pa si Avondale ngayon, kasi din in-establish ni Ellen G. White, nagluluto ba sila sa kanilang calf? Oo. Pero nung panahon ni Ellen G. White, hindi daw. Oh. Posible pala. So sabi ko, alam natin kung anong dapat gawin, hindi lang natin alam kung paano tayo mabubuhay na gagawin natin yun. Yun ang karamihan na difficulty. So hanap tayo ng mga example. Yung mga iba kong kaibigan, talagang nagluluto sila before sunset. Merong isang retired na teacher yung Nagaview, si Ma'am Abla.
Sabi ni Ma'am Paes, yung asawa ng Vice President for Students Services sa AUP, sabi ni Ma'am Paes sa akin last semester, si Ma'am Abla daw, sir, pagkatapos niya mag-retire sa AUP, nag-missionary siya sa isang island. Hindi ko alam kung saan. Sinubukan nila gawin ito. Walang ref! Nilalagay lang nila yung pagkain sa ilalim ng lupa, nilalagyan ng apoy sa ibabaw para mainit lang siya hanggang kinabukasan. Sabi ko naman sa akin, may estudyante. At saka dun sa UNCLUB, University of Klabat, Universitas Klabat, Advent Universitas Klabat, yung presidente nila, may PhD sa theology. Sabi niya dun sa Ayas, sa Asian Theological Forum, in our university, you cannot jog on Sabbath. Why? It is good for your health, right? Yeah, so badminton is also good for our health. Kasi yung kina-classify daw nila yung jogging na sports. Kasi kung pwede yung mag-jogging, di pwede ka rin mag-badminton. Eh, may Indonesian, gagaling mag-badminton. And in our cafeteria, oh, malaking population nila, 3,000 ata, o 6,000. All the viands are cooked already before sunset, except rice. Oh, at least mas successful sila, di ba? Kaysa sa paano nila yung dami-daming lulutuin? It's possible. Yun ang sinasabi ko. It's possible. We know what we are supposed to do according to yun ang reference natin eh. Bible, SOP. Anong nakasabi sa adventist.org? Nakasabi doon, nalimutan ko yata sabihin. Buying and preparation of food should be done before sunset, before the Sabbath. So, hindi na tayo bumibili. Hindi na tayo nagpe-prepare. Ano yung preparation ngayon? Definitely prepare. Eh, yung rice cooker. Yung rice cooker, sabi ko sa mga friends, meron yan cook. Ay, cook at saka warm. Warm lang. Yung cooking ba yung rice cooker? Eh, yung microwave. Hindi yung cooking kasi microwave. Baka naman microwave lang tayo, microwave buong araw. Tit! 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 Di ba? Sabi ng iba, yung effort kasi yan, sir. Eh. Sabi ko, hindi yung effort. Kasi ang Diyos, kung nakalimutan niyang gumawa ng pagkain nung creation, sana sinabi niya, oy, Sabbath, let there be food. Pero hindi. Voice command lang ang Diyos. Pero ginawa niya yung food before Sabbath. Okay, so hindi effort. At saka Bible, SOP, Adventist.org, align. Kung may mababasa kayo sa Deuteronomy na sinasabi na in this seventh day, you are not supposed to do any work except that which is for food. Pag binilang nyo yung seventh day na yon, paatras, it is the seventh day of the feast. It's not the seventh day of the week. So it's the seventh day of the feast. Sa Deuteronomy, meron ang ginagamit na iba, pero kumukontra siya sa Bible SOP tsaka sa Adventist.org. So yun po, nire-remind ko lang ating mga ang ating church dahil ito ang isa sa mga challenge ngayon. God is restoring the truth. Noong unang panahon, yung kaibigan ko lang ang nagpipreach nito. Binasa ko, yun ang nakasulat eh. Ngayon, pati sa Ayas, Asian Theological Society Annual Forum, yun din ang sabi nila ng ating mga leader sa university at saka sa church. Kaya lang siyempre, we are on the process of sanctification. So, kailangan natin, there are many things to fix in us. Stewardship, kaya pag dumaan yung decon, naglalagay tayo kung anong pwede ilagay. Dahil, kahit na dos lang yan, sabi sa chapter ng In Gathering, sa sulat ni writing Ellen D. White, sabi ni Jesus Christ, yung naglagay ng two mites, mas marami pa siyang nilagay. Eh, totoo ba yun? Paano klaseng accounting yung two mites, mas marami pa dun sa nilagay? Pero ang explanation ni Ellen G. White, pag ang Diyos nagsabi, nagiging totoo. Kaya, yung mga, ang pagkwenta pa rin ni Jesus, hindi yung amount. Ang kinikwenta niya, yung influence. Biruin nyo lahat ng milyon-milyon na mga salapi na binibigay ngayon dahil sa influence ng woman of two mites. Yung influence pa lang, pera sa langit, influence. Hindi peso, hindi dollar. Yung influence. So kaya sir, yung mga nasa teaching, mas marami kayong ma-influence, mas marami kayong pera sa langit. Okay, stewardship of our influence, of our opportunities, and Christian behavior. Alam nyo na to, hindi kayo kumakain ng mga masasama. Pero ito, medyo may challenge tayo dito mga kapatid.
May challenge tayo dito, lalo tayo ng mga Pilipino. Christian behavior. This means that our amusement and entertainment should meet the highest standards of Christian taste and beauty. Diretsong tanong, ang boxing ba ay akasya? Abot sa highest standards of Christian. Hindi ko sinasabi, yung pwede na lang. Highest standards of, kasi gintang gusto ng Diyos sa atin eh. Highest standards of Christian taste and beauty. Ang boxing ba ay kasama dyan? Huwag na kayong sumagot ng oo. Dahil ang sabi sa Romans chapter 1, yung mga brutal ay hindi makakarating sa langit. Kaya wala tayong boxing sa church. Di ba? Bawal mag-boxing dito. Masususpend ka sa pagalitan kayo ni sir. Pag kayo nagsuntukan, yung manood ng boxing. Yun ang tanong. Yun ang challenge sa atin. Didiretsuhin ko na mga kaibigan dahil nandyan na ang relo. Sabi sa Romans 1:31, 30 and 31, yung brutal, hindi pumunta sa langit. Sabi sa 32 o sa 31 yata, sa last verse ng Romans, not only those who do, so hindi lang yung nagbo-boxing, but also those who have pleasure in them that do. Oh, pati yung natutuwa dun sa gumagawa, kasama sa judgment. Naku mga kaibigan, pag natuwa tayo ay may nagbarilan sa computer games, may namatay, tumulundag tayo, delikado. Para pa lang tayo na rin ang nakapatay. Pag natuwa tayo at nakastama, naka-knockdown si kung sino man, para pa lang tayo na rin ang naruntok. Sabi sa Romans 1, yung last verse. Kaya, ano ang ating filter? Baka naman sabihin, lahat na lang pala ng amusement ay bawal. Hindi naman. Meron tayong tinatawag ni Ellen G. White na innocent amusements. Ha, paano natin malalaman kung anong innocent? Sa writings ni Ellen G. White, may innocent amusements yung ginagawa ng mga bata. Kaya lang siyempre yung mga bata hindi rin minsan innocent. Ang filter natin ay nasa Bible. Nandito sa, mali na yata. Ah, Philippians 4:8. Ah, memorize natin to. Whatsoever is true, so yung mga teleserya na hindi naman true, hindi na yan kasama. Whatsoever is honest, yung mga magnanakaw, grand theft auto, something, hindi na yan kasama kasi hindi na yan honest. Whatever is just, o yung mga pangit. Yung whatsoever is pure, hindi na kasama ang itbulaga at saka yung iba pang mga show na maikli. Masyado ang damit. Kaya nagagaya, tinitingnan eh. Kaya pagpunta kayo sa mall, doon kayo titingin sa bubong. Kasi lahat ng pumapasok sa ating senses ay pumapasok yan sa ating brain, sa ating mind. Nasi-save yan. Parang CCTV yan eh. Kahit na ayaw natin, actually kahit gusto natin, hindi natin maalala. Sabi ng estudyante, bakit sir, binasa ko ng binasa, hindi ko maalala ng exam. Akala ko ba pumapasok lahat sa isip? Nandun yun, hindi mo lang maalala. Pagkatapos ng exam, tingnan nyo, pagkatapos ng exam, oo nga, yun pala ang sagot doon. O di nandun, hindi lang naala, hindi, ang nakasave, hindi lang ma-retrieve. Oh, sa computer kasi iba yung write sa read. Yung read ang problem. Baka yung pagkain nyo ay may problema. Sabi ni Ellen G. White, maraming mga bagay ang nakakapaglabo ng isip. Flesh food, yung mga malalangis na pagkain, greasy food, at saka kung ano-ano pa. And naniniwala tayo sa marriage and family. Children, respect your parents. Pag sila mali, respect pa rin. If they are in the Lord, obey them. And husband, love your wife as God loves the church. Wives, submit to your husband. Buti na lang may Bible. Kung hindi, magulo ang buhay. Yan ang sinasabi sa Bible. And naniniwala tayo na si Jesus Christ ang ating high priest sa langit. Dahil maraming mga PhD na sumusubok magtanggal nito, pero sabi ni Ellen G. White, hindi yan matatanggal sa belief ng Adventists. And then, naniniwala rin tayo na sa second coming ni Jesus Christ, na personal, literal. Kailangan natin malaman yan para hindi tayo maluloko na si Jesus Christ ang nasa Mindanao. O kaya nasaan? Nasa Ilocos or somewhere. So, those are the things that we have to know so that hindi tayo madideceive.
Katulad nung death, meron daw, malinaw na to sa ating Adventist, sa ating mga Adventist, na they are sleeping and unconscious. And they will wake up in the second coming. And merong millennium, pag pinunta natin, tinayot nyo sa Ellen G. White writing, 6,000 years, makikita nyo, ang demonstration para ng great controversy, si Satanas, 6,000 years lang dito sa langit. Lampas na. Bakit? May delay. Bakit may delay? Hindi pa natin ginagawa yung kailangan natin gawin. May hinihintay pa ang Diyos, mas marami pang maligtas. Kaya mayroong delay. So yung kung 6,000 years lang ang demo ng kaaway dito, yung sunod na 1,000 years, parang ano no, Monday, Sunday to Friday, yung sunod na 1,000 years, Sabbath, pahinga ng lupa, nasa langit ang mga banal. Millennium and the air, end of sin. Described in Revelation 20, at saka nandyan yung new earth. Of course, that is no more problem if we are faithful because God will help us. So, kaya ito mga kapatid, ang mga mangyayari sa huling panahon. At nandyan din ang mga mangyayari sa cities. Mas maraming problema sa city. Buti na lang dito, marami pang puno. Hindi pa city masyado. Kaya lang yung city humahabol. Kaya ang mga school, pag tinatatag, nandun sa dulo ng batuhan. MBC, nandun. Sabi, wherever there is a road, the end is as an Adventist school. Yung Nagaview, andun din. Ay, lalakad pa sir ng 3 kilometro. Country living, kaya lang yung city ay umahabol. Lifestyle and activities of the remnant, yan. Evangelism, revival, testimonies, going to church. Mas seryoso tayo sa pagpunta natin sa church, sabi ni Ayas. When you have class, 10 o'clock, you are there. 10 o'clock. When you have class, 7 o'clock, you are there. 7 o'clock. When there is Sabbath school, where are you? Are you more serious in your academics than in your religious life? Sabi ng ating associate director, ministerial director ng Southern Asia Pacific Division, si Pastor Sinaga. So we have to be more serious. Apply pressure. When it's weekdays, we are driving slowly going to office. No, we are driving fast. In Sabbath, we have to drive faster. Apply now. Ooh, so that you will not be late on Sabbath. Because we have to be more serious than our profession. If we are serious with our profession, Jesus tells Martha, 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 you should do your profession. But you should not neglect the more important things in life. So, yung mga signs of Christ's soon return, yung mga floods, rumors of wars, do not, huwag tayo matatakot, hindi yung nuclear bomb ang makakasira sa mundo. Jesus is coming to get us. Hindi yung mga wars and rumors of wars, when you hear them, do not be perplexed. Lift up your head, for your salvation draweth nigh. So, those are the signs of soon returns. Meron pa akong isi-resolve na isa. Yung araw at saka yung buwan. Sabi kasi ng iba, historian, nung panahon na nagpula yung araw at yung buwan, yan yung panahon ng after ng civil war dahil yung mga sundalo umuwi sa kanilang mga field. Sabay-sabay sila nagsunog ng kanilang farm at umusok lahat yung buong United States. Nagpausunog sila lahat ng farm. Nag-uwi na yung sundalo eh. At nung lumabas yung buwan, iba ang kulay. Nung lumabas yung araw, madilim. Therefore, sabi nila, hindi pa yan yung sign. Pero mga kapatid, hindi ang sign laging miracle. Ang sabi doon, hindi miracle, sign. Ang example ko, yung rainbow. Yung rainbow ba ay miracle? Hindi. Nung unang panahon siguro, nung hindi pa nila intindihan. Ang miracle, sa ating definition, something that is natural but we cannot explain. So, pag na-explain na natin, hindi na pala sign. Yung rainbow, sign pa rin yun. Kahit na kahit sino sa atin, pwede na magganyan ng tubig at magkaka-rainbow sa kabila. Diba? Because it's just the prism effect. So kahit na may explain natin ang pagdilim ng araw, pag red ng buwan o araw, sign pa rin yun. Dahil hindi naman kailangan miracle ang sign. May difference ang sign. So lahat mga kaibigan ay nangangamba, nakikita nila ang signs, kahit na ang mga hindi naniniwala masyado sa Bible, sila lahat ay nagtatanong. At ang message natin ay itong mga ito, kung papaano, sabi sa Revelation 14, is share natin ang katotohanan sa buong mundo para maging ready ang mga tao kasama natin sa pagdating ng ating Panginoong tagapagligtas. Ito po ang mensahe ng umaga.